Maghahain ang motion for reconsideration ng kampo ng nakaupong alkalde ng Imus, Cavite na si Emmanuel Maliksi laban sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang si Homer Sakilayan ang talagang nanalong mayor ng Imus noong eleksyon 2010. Mula sa Imus, Cavite, may ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rafi, business as usual pa rin sa pamalang lungsod ng Imus, Cavite. Tuloy ang transaksyon sa lahat ng tanggapan ng gobyerno rito sa syudad. Ayon sa nakupong alkalde na si Emmanuel Maliksi, hindi pa raw niya natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Sa botong 8-7, kinatigan ang kataas-taasang hukuman ng naunang resolusyon ng COMELEC na nagdedeklarang si Homer Sakilaya ng talagang nanalo sa mayoral post noong 2010 election. Sabi ni Maliksi, maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Karapatan daw nilang questionin ang desisyon, lalo pat hindi nagkakalayo ang boto ng mga maestrado. Tingin ni Maliksi, may bahid politika ang pagpapalis sa kanya sa pwesto. Halos 2 buwan na lang daw kasi, eleksyon na. Pero gate ni Sakilayan, siya nga raw ang napolitika matapos mapalis din sa pwesto noong December 2011 sa bisa naman ng isang resolusyon sa lower court. Ayos lang daw kung hindi umalis ng City Hall si Maliksi. Pwede naman daw siyang mag-opisina sa ibang gusali. Ang mahalaga, igigit daw niya ang SC ruling na siya ang lehitimong alkalde. Kanina, Rafi, nagsagawa ng simbolikong flag raising ceremony ang grupo ni Sakilayan. Umakyat din sila sa lumang gusali ng Municipal Hall. Sa gitna naman ng agawan sa pwesto, kapwa panawagan ni na Sakilayan at Maliksi sa kanikanilang mga taga-suporta, manatiling kalmado at mahinahon para maiwasan ang anumang gulo at karahasan. Yan muna, Rafi, ang latest mula pa rin dito sa Imus sa Cavite. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julio Segovia.